good morning. Welcome back to my channel. Welcome back to Vanessa's Tele Vlog. So, guys, this video is just a continuation or ano, ano ba? Continuation nga about yung sa vlog ko about Alorica when I did apply at Alorica. So, guys, it's been so long since the last time I checked that video. So, marami siyang queries na nababasa. Marami akong queries na nababasa doon. And I'm sorry kasi hindi talaga ako mapag-reply. Hindi ako mapag-comment kasi I'm kinda busy and I don't have enough time to answer all your questions about my application in Alorica. And since wala akong trabaho ngayong umaga, so I've decided na sagutin yung mga questions nyo about my application in Alorica. Since yung iba is ina-add ako sa Facebook and I don't know how kung bakit, paano nila ako na-search, paano nila nalaman na yun yung official Facebook ko. Kasi my Facebook name is different from my YouTube account. So hindi ko alam, siguro naka-tie up yung aking account. So okay, to answer the queries, I'll start with, hindi ko na, basta sasagutin ko na paano daw yung mga questions na, nung in-interview ako. Well, wait lang, tatapusin ko lang yung aking video. Yung aking, music kasi baka ako'y makaka-write. Minsan na nga lang mag-Facebook. Wait lang, guys. So I'm back. Okay, puntahan ko yung aking video. Guys, ito yung microphone ko kasi wala akong other microphone than my cancellation headset. Cancellation headset talaga. Noise canceling headset. Okay, so ano pa ba? Layo na niya actually. Ang layo na lang. Tada! Okay, so here is my video. Okay, silent natin. Sa Alorica, and meron akong 7,400 something na views, and then I have a lot of comments na nare-receive. Okay, so I'm going to answer one by one. Okay. Hindi sakit ang nervous. It's normal. You're just terrified. Sabi nga, embrace nervousness. Dahil ibig sabihin, may pinapasok kang bagay ko. Wow, ang haba ng comment. Sa lahat po ng balak mag-apply, kaya nyo po yan. Basta't pumasok kayo sa laban ng handa at puno ng inspirasyon ang isip. Naging positibo. Taray ng comment. Ayan, ganyan ang comment. Yes, if you're not really sure, tsaka if you're not really... sure about your usage of grammar and then how you carry yourself using English, huwag mo munang gawin kasi sobrang hirap talaga mag-apply. Yun. Sobrang hirap talaga mag-apply. Siyempre, sa call center, alam naman natin lahat na kapag call center is, siyempre, English yan, di ba? Isuot ko na nga lang para hindi ako nahihirapan. And then, ano pa ba? I'm waiting for a phone interview niya na daw. Okay, good luck, Gracia. Okay, and then waiting for my interview. Wish me luck. Okay, good luck, Nology Lopez. And then, ayun, puro mga ano naman. I'm waiting for my interview, ganyan-ganyan. Well, anyway, kasi nung nag-apply ako noon, kung yung iba kasi tinatanong nila, okay. Kung gano'n daw katagal bago ka
ano, gano'ng katagal nung nag-antay ako bago ako matawagan. Well, guys, hindi ko alam kung isa ako sa maswerte noong panahon na yon. Kasi, ano, nag-apply ako, halimbawa, nag-apply ako today, the day after today, the following day, tinawagan na agad ako for interview in the morning, and then, gabi ang aking second interview, and then final interview is parang mga alas 11 ng gabi, ganyan. Kasi it's normal, I think, kasi they were testing our capability kung talagang kaya natin mag-duty ng graveyard, kaya sila tumatawag ng ganong ka-late. And then what else? Okay, ayun na. Congratulations for passing sis. Likewise, lapit ka na mamoni. I'm sure this month makukuha mo na yan. Yes, thank you Lord kasi monetized na ako. Pero wala pa akong sahod. And then thank you for congratulating me. Pero hindi naman ako nagtuloy. Eto, Kianru, 1.5 speed, try nyo para mabilis dami dead time. Mabagal talaga ako magsalita minsan. And then, ayun, mga ganito. Siyempre, pinag-iisipan ko kasi kung ano yung sasabihin ko. Kasi, tinatamad ako mag-edit. Sometimes, nag-upload ako ng raw files. Kaya, hindi ako nag-edit. Mabagal yung, ano, yung boses ko, ganyan. Kasi, pinag-iisipan ko muna, tinatamad ako mag-edit. I'm sorry, Kianru. Okay, and then, thanks for sharing your video, friend. Very interesting. Ayan, marami naman natuwa. And then, ma'am, ano po question sa third interview nyo po? Ayan, so, ang third interview is yun na yung final interview. Okay, so, hindi ko na kasi siya, guys, tinuloy. Nung sinabi niya na sa akin yung mga sahod, kasi sa second interview, sasabihin na agad, ina-narrate na lang ulit sa third interview. And then, they will ask you if you are really willing to work in an office base, kasi I am looking for a home base dati. And then, nung given the chance na masabi ko na hindi ko na itutuloy application ko, is hindi ko na alam kung ano pa talaga yung mga itatanong nila. Pero ang natanong nila sa akin is tatanungin kayo ng mga situation kung how you handle your irate customer and why did you decide to apply in that company and what are your strengths and weaknesses and then what else. Meron silang sasabihing scenario sa'yo na halimbawa yung customer ganito, ganyan, and then ikaw yung magbibigay ng resolution or solution doon sa customer complaint or customer queries. Okay, ganon. So, kaya nila ginagawa yan is to test your English capabilities. Kung talagang kaya mo bang magsalita ng English, tsaka expect the unexpected na rin, na alam nyo naman na kapag Filipino ang nag-interview sa inyo is kailangan magaling kayo mag-English. Kasi, ewan ko ba, sa mga Filipino, masyado nilang pre-prioritize yung mga taong magaling mag-English. Eh, sa ibang bansa naman, kung ano yung language nila, yun yung way ng pag-i-interview nila, ganyan. Pero since naiintindihan ko naman ang call center, kasi international company sila, ang magiging customer mo dyan is mga foreigner. So, ayun, ang medium language naman kasi natin is English, kaya be prepared, okay? Practice, practice, and practice. Okay, so ano pa? Do they have working at their sites? I'm here at Lipa. Yes! Marami silang branches and nag-ooperate lahat iyan. Dati nung nag-apply ako, akala ko meron silang work from home, pero wala na pala silang work from home that time. Pero I think ngayon, meron na naman silang offered na work from home sa Alorica. Ayan, thank you. Interview po ako bukas sa Alorica, Cuba. Ayan, good luck, Miss Mary Rose. Ayan. Nag-apply din ako through Facebook, waiting for their calls. Okay. Ayan. Hindi ko naman, wrong na agad yung, there mo. Kasi there is there. Okay. Ang dapat na there mo dito is T-H-E-I-R. Okay. Their call. Okay. So, I'm just correcting, ha? Hindi ko
hindi ko kwan kasi ano if you wanted to apply in call center di do your best. Okay, ayan, magpaturo kayo sa mga may alam, and then kung hindi pa kayo sure, dagdagan nyo pa yung knowledge nyo, ganyan. And then, what else? Galing naman, congrats! A few steps na lang. Thank you so much, pero, ano, hindi na po ako nagtuloy sa call center. I'm now an English teacher, okay? And then, I'm waiting for their interview while watching this video. Wow! Thank you so much, Jam Antonio. Ayan, thank you so much. Sana makatulong ako. Nakatulong yung video ko. Ayan. And then, hi po, gusto ko lang po itanong kung ano po yung story ng typing test ng Alorica. Typing test, hindi pa po ako nakarating sa stage na yan. Pero I think, basic lang kasi hindi naman nila kailangan ng encoder. Okay, so normal lang din. Pero ano hindi naman yung sobrang bagal, ganyan. Pero ano, just to be, ano, prepare, eh ano na lang, i-memorize mo yung mga shortcut key, ganyan. And then, be yourself, kaya mo yan. And then, ano pa ba? Ma'am, pwede pakishare kung paano mo in-explain yung tell me ourselves. Just example lang po, please. Oh, tell me about yourself. Okay. So there were lots of examples on how to answer that questions in Google. Okay. Magbe-base ka lang doon, and then you have to answer it on your own. Okay. So as for me, I answer tell me about yourself is ano. Guys, kapag tinanong ka kasi ng tell me about yourself, it's not about the details that is stated on your resume or on your curriculum vitae. Mostly kasi they wanted to know more about you na hindi siya stated sa iyong resume. So such as pero syempre as an introduction kailangan. Okay, good morning. My name is Vanessa Assis Bilardo, and I am and to start you with I wanted to walk you through my resume. So, my name is ganito. Sabihin mo lang yung very konti lang na informations na nandun. Kasi alam na nila yun eh. Binabasa nila yan. And then, okay. So, tell them your strengths and weaknesses. Okay. Yun lang yun. I-construct mo yung mga ano, yung English mo. Na kung paano mo ipapasok yung ano, yung mga experiences mo sa trabaho. And then, yung weaknesses mo and the strength. Guys, kapag tinanong yung weaknesses, wag mo sabihin tamad ka, gano'n. Ang sabihin mo, guys, yung parang weakness mo nga siya, pero parang may pagka-beneficial din siya, okay? May pagka-strength din siya. Nahihirapan na yung mata ko. Ganyan, parang, ayan. Okay, so ano pa ba? Yun lang. I wanted to walk you through my resume. My name is Vanessa Vilwan Assis, and I am 31 years old. I'm a degree holder, Bachelor of Science, Information Technology, ganyan. And then, yun, basta dire-diretso lang, kaya nyo yan. And then, ano pa ba? Hi po, natanong sa first interview po ko po kasi first time ko pong mag-job interview. Ayun. Sa video ko sa Alorica, malalaman nyo dun yung mga tinanong sa akin. So, tinatamad na akong inarate ulit. So, panoorin nyo na lang yung video ko sa Alorica, about Alorica. Meron yun. And then, first time nyo po ba as a call center? It's not my first time to apply in a call center industry, but I never been to a call center industry. Okay, I never worked. Okay, so if you're asking kung first time kong magtrabaho sa call center, dapat, pero hindi ko na tinuloy. Nice and charm mo naman po. Keep safe po. Ay, talaga ba? Thank you. Diyos ko, ang hirap ng Berlitz nila. Ano yung Berlitz? Salita? Ate, I want to ask yung through phone call ba ang interview ngayon? Yes. Through phone call yung interview sa akin during that time. So, I think since meron tayong pandemic, yes, through phone pa din. So, beneficial para sa ating mga applicants kapag ganun kasi you have the code ko.
You can have your código. You can write it down there, okay? Just do not memorize as in na parang obvious na may binabasa ka. Okay? My FB account, Gina Miranda. What am I gonna do with your Facebook account, ma'am? Okay, so yun lang muna ang aking ano, madami-dami pang comments, pero dyan, yun na lang muna kasi aalis kami. Ayan guys, thank you for watching my vlog and my video today. Bye-bye!